Sige, tara. Saan? Nawalan tayo ng preno. Uy, Jen! Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Ang sama kasi nung panaginip ko. Nawalan daw tayo ng preno. Ikaw kasi ang tagal mo eh. Nakatulog-tuloy ako. Naku, pasensya ka na. May inaasikaso pa kasi ako eh. Pero alam mo bang maiiwasan mo ang mga pangyayaring yun kung susundin mo lang ang B.L.O.W.B.A.G.E.T.S? Alam mo ba ang ibig sabihin ng B.L.O.W.B.A.G.E.T.S? B.L.O.W.B.A.G.E.T.S? Wala akong ideya dyan. Pwede mo ba akong turuan? Sige, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng B.L.O.W.B.A.G.E.T.S. Ang B.L.O.W.B.A.G.E.T.S ay isang acronym na ginawa upang mas madali nating matandaan ang mga dapat nating gawin bago magmaneho o bumiyahe. Battery. Ang inyong sasakyan ay hindi aandar kung ang battery nito ay sira. Siguraduhin rin natin na ang battery ng inyong sasakyan ay may malakas na charge. Dapat ay malinis din ang battery terminal at maayos ang cable to terminal connection. Ugaliin din nating alamin kung kailan ang expiration ng battery. Ito ay karaniwang nagtatagal ng 3 hanggang 4 na taon. Lights. Ugaliin i-check ang headlights, signal lights, brake lights, reverse lights at tail lights upang masiguro na ang mga ilaw ay gumagana ng maayos. Maaari rin tayong humingi ng tulong sa ating kasama na tumayo sa harap at pagkatapos ay sa likod upang masiguro na ang lahat ng mga ilaw ay gumagana. Oil. Ang inyong sasakyan ay nangangailangan ng oil para i-lubricate ang lahat ng engine components. Kapag ang ating sasakyan ay naubusan ng oil, madaling masira ang makina nito. Kailangan din nating siguraduhin na ito ay walang tagas. Dahil ito ang dahilan kung bakit madaling maubos ang oil ng ating sasakyan. Water. Ang pag-overheat ng sasakyan ay isa sa pinaka-kinatatakutan ng mga driver. Ang simpleng pag-check sa tubig o coolant sa radiator ay isa sa pinakamabisang paraan upang makaiwas sa mga road crashes. Brake. Siguraduhin na ang brake system ng inyong sasakyan ay maayos na gumagana bago ninyo gamitin at patakbuhin ang inyong sasakyan. Air. Ang hangin ba ng inyong mga gulong ay may sapat na hangin? Panatilihing tama at sapat ang pressure ng hangin sa gulong ng inyong sasakyan upang maiwasan ang road crash incident. Upang malaman kung ito ay may sapat na hangin, kailangan nating gumamit ng tire pressure gauge. Gas. Kailangan siguraduhin na ang inyong sasakyan ay may sapat na gas. Lalong-lalo na kapag kayo ay babiyahe ng mahabang oras. Kaya huwag kalimutan i-check ang fuel level bago bumiyahe. Engine. Mas makabubuti kung ma-check na ninyo ang makina kung ito ay may problema bago magmaneho. Kaysa naman maranasan ninyo ito habang kayo ay nasa biyahe na. Tignan kung may tagas na nagpapahiwatig na may problema sa makina. I-on ang makina at pakinggan ang tunog nito. Kung kayo ay nakakarinig ng kakaibang tunog tulad ng pinging, tapping, knocking o kahit na anumang di pangkaraniwang tunog sa makina. Mas makabubuti na ito ay ipacheck sa isang eksperto. Tire. Magbigay ng ilang minuto para ma-check ang gulong ng inyong sasakyan kung ito ay nagpapakita ng signs ng damage. Isang tip para ma-check ang kapal ng gulong ng inyong sasakyan ay maglagay ng barya sa gitna ng tire thread. Kung ang barya na inyong nilagay ay hindi na ganung kalalim sa gulong, ibig sabihin, ang thread nito ay pudpud na at kailangan ng palitan ang gulong. At higit sa lahat, sell. Ang human error ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga road crashes. Ang mga kadalasang dahilan nito ay over-fatigue o sobrang pagod, sleepiness o pagkaantok, drunkenness o kalasingan, at medical problems. Ikaw ba ay physically at mentally fit na magmaneho? I-check ang inyong sarili. Kung kayo ay may sakit, nahihilo, pagod, inaantok o lasing, mas makabubuti na huwag magmaneho at ipamaneho na lang sa inyong kasama na nasa tamang kondisyon. Kaya't laging tandaan, basta road safety,
Blow Baguettes, a safety reminder from the Land Transportation Office. Ang Blow Baguette video po na ito ay isang pamaraan ng inyong tanggapan ang Land Transportation Office para po sa pagsusulong ng kampanya para sa kaligtasan sa daan. At pagbibigay pugay na rin po sa paggunita ng pandaigdigang mga naging biktima ng karahasan sa daan. Taon 2019, lumalabas po na 12,674 ang nasawi sa ating mga daan. Or meron po tayong 31 hanggang 34 namamatay. Isang tao kada oras at ito po ay bahagi ng kampanya ng inyong tanggapan para masiguro po natin ang kaayusan, disiplina at maisulong na ligtas ang ating mga daan. Maraming salamat po at mabuhay ang lahing Pilipino.